We're inviting you to join this Live Boast program to be a winner just like us. Wealth can be acquired through many opportunities, but health only comes once. Welcome to Infinite Wellness Opportunity Network. Dito po gumaling ako. Imaginin mo, magpapalab ka muna. Talagang totoo na to. Sabi ko kasi lab muna ang tingin na kinukuha bago mag-undergo sa sa sinasabi nilang Perla. I guarantee you guys. Kasi sobrang kakaiba niya. Ang nasa isip ko ay business. So pag pinasok mo yung isang business, kailangan mong kabisituhin. Pero later, nung maano ko na yung business, ay hindi lang pala business ang pinasok ko. More than business. Amaze ako. 1 month lang. 1 month. Imaginin mo, yung mga dati ko nararamdaman. Sabi ko nga, di baling may diabetic ako, pero wag lang ako makakaramdam ng masasakit sa paa ko kasi hindi na ako makakapaghalap buhay. Pero after 1 month, as of now, wala po ako nararamdaman. Nakakapag-drive, nakakapag-long drive po ako. Kahit motor po yung gamit ko, kahit yung sasakyan namin, kotse. Normal na lahat yung blood works ko. Before the program, madali akong mapagod. Minsan, nahihilo pa nga ako kasi na-acid ako. Lagi ang migraine. Kasi hindi, wala kang exercise. Tapos, mainit ang ulo mo. Maraming nabago. Ako, na-experience ko, gumanda, bumaba lahat ng mga matataas na blood works ko. Kaya, yun. Maganda na yung result nung aking blood chem. Nagkaroon na ako ng gain. Nagkaroon na ako ng pagbabago sa katawan, sa isip, at sa aking kaluluwa. Siguro, dito ako dinala ni God. Nung di pa ako nag-undergo ng program, yung naramdaman ko sa katawan ko, madalas akong manakit ang likod ko. Tapos, mabigat yung katawan ko. Tapos, madali akong antokin. Mabilis din akong mapagod. Nung nag-change ako ng lifestyle dahil sa pagkain ko ng gulay, nakatulong talaga siya ng malaki sa akin. Ang BP ko po bago ako sumunod sa protocol ni Dr. Barona is 150 over 120. So, hindi normal yon, dangerous para sa isang katulad ko. Ang aking po BP, with the help of our Lord, 110 over 70. So, dun ako naniwala. Ano ba ito? Ganun lang ba? Pero sa awa po ni Lord, talagang naniwala po ako. Bakit? Wala akong tinetake any synthetic medicines, any supplements. Hindi po ako nagtake. Nasanay din na rin ako ng pag-akyat pa na o ganun na kadali. Kasi nga, magaang na yung timbang ko. On and off po na gumamit ng maintenance ko eh. Salamat po sa Perla kasi yun ang nagbigay sa akin. Kung paano i-treat ang aking sarili, i-treat ang aking body sa natural na paraan. Hindi, kontrolin ang aking sarili rin. From almost 83 kilogram, 74 na lang po ako na ngayon. Lagi akong sumasakit yung aking katawan. Maya, nakahiga ako. Ngayon, nung dumating po si Perla, dito sa aking buhay, ayun na nga po, nag-training kami. Awa po ng Diyos, yun ang nangyari sa akin. Yun pong alternative healing na natawag. Napasama po ako sa participants ng Perla. Tapos, dun ko po nalaman yung mga lifestyle ko po pala ay hindi po maganda. So, nakita po sa laboratory ko na mataas po yung unang-una po yung FBS. Yung FBS ko po ay maabot po ng 376. Yun po yung fasting blood sugar. Kung yun po ay sa ordinaryong tao na makakarinig po ng FBS ko ay ganun kataas, eh malamang nag-insulin na po ako ngayon. Tuturukan na ako ng insulin, mag-aabing medication pa po ako. Pero sa awa po ng Diyos, wala po, hindi po nangyari sa akin yon. So ngayon, after 21 days sa program ng Perla, bumaba po yun considerably. After 5 days, naging 245 po yung result. And then, another 5 days, naging 189. And then,
Ang instruction po sa akin ni Doktora Barona ay ako daw po ay mag kumain after 2 hours. So after 2 hours, lumabas po ulit yung result ko. Nagpa-test po ako ng RBS. Ang lumabas po is 174. So sabi ko, bakit imbis na tumaas, nag-shoot down pa sa pababa. So ang sabi, ang explanation po doon, yun daw pong pagkain na in-intake ko sa katawan ko, mabilis pong pumasok sa blood vessels ko. So ibig sabihin no, nagre-react po ng maganda sa katawan ko. So and then, tapos ko po yung program for 21 days, ang result po, bumaba po ulit ng 168. And then the rest is history. Mga LDL ko po, bumaba from 225, yung po tinatawag natin bad cholesterol, bumaba po siya ng 152. Almost nasa level na po ng normal. So, then at marami pa po yung mga laboratory ko nandun na nagsibaba po sila considerably. So, ang laki po ng pasasalamat ko dito sa Perla dahil po ang lifestyle ko po noon, kain lang po ako ng kain, inom dito, kung ano na pong mga pagkain yung ini-intake ko, di ko po pala alam na yun po pala nakakapagpasama po ng pakiramdam natin. Huwag lang ako makakaramdam ng masasakit sa paa ko kasi hindi na ako makakapaghanap buhay. Pero after 1 month, as of now, wala po ako nararamdaman, nakakapag-long drive po ako kahit motor po yung gamit ko, kahit yung sasakyan namin ko, 48 years old na ako. So, sa akin, siguro, ito na yung pinakamagandang blessing na naibigay sa akin ni Lord. Then, nagpa-check up uli ako, then lumabas yung result. Maganda na yung result nung aking blood chem. Lahat, nag-improve. Bumaba po ang aking sugar, bumaba po ang aking uric acid, bumaba rin po ang aking timbang. Nung pong nasa States pa po ako, 2 months ago, ang timbang ko po ay 178 pounds. Nagsimula po akong healthy living po doon at ngayon po ay 145 pounds na lang po ako dahil sa programa. Nagbago po ang aking pakiramdam in terms of hindi po ako mabilis na napapagod ngayon, hindi po kamukha dati na tatakbo lang po ako ng let's say jogging for 1 kilometer. Pagod na po ako noon, pero ngayon parang bumalik po yung aking stamina and health. Yung unang pre-test namin, so actually flying colors sila lahat: uric acid, cholesterol, LDL, halos lahat. And then after ng program, which is 4 weeks namin inexperience yun, bumaba lahat. Nung una, ang bigat-bigat ng katawan mo, yan, yung mabilis kang mapagod, palagi kang tulog, wala kang energy. And then, yun, nung natapos namin yung program, yung post-test namin, nung bumaba na lahat ng mga hindi magandang resulta, yun na, energetic ka na, mabilis ka nang mag-isip, alert ka na. Nag-start ako 83 kilos, and then ngayon naglalaro na lang yung weight ko sa 76. Nagbago yung result, yung cholesterol. Yung talagang malaking pinagbago is yung uric acid ko. Bumaba talaga siya. Buong akala ko yung munggo is mataas sa uric. So, yung part of my diet is beans, which is pababa sa akin ng uric. So, I will continue this and I'm excited na for the next month, yung result ng uric ko is pababa pa. Ako, meron po akong 2 kids. I would like them to have this opportunity as well para at least ma-experience nila ano yung importance ng pagkain ng gulay and fruits. Oh, ano, yun yung kinaganda ng programa. No? Yes. Maipapasa natin sa mga yes, hindi lang nakakonstitute kasi sa atin, nakakonstitute sa mga right. And then we can pass it on to our relatives. Right. Hindi lang sa mga relatives, sa mga ibang tao na sa course. No? Pinakamalaking bumaba sa akin is uric acid and cholesterol. Kasi
Siyempre, proud na proud ako, bumaba yung weight ko. Lahat ng mga pants ko, nasusuot ko na kasi laki ng binaba talaga. Kaya napaka-effective ng program na in-undergo namin. Bumaba na yung mga lab works ko, gaya ng cholesterol ko, bumaba na siya. Normal na siya. Uric acid ko, normal na rin. Tapos yung sugar ko, bumaba rin siya. At the same time, yung weight ko. Dati akong nasa 74 kilos. Naging 71 na lang siya ngayon. 7.7 pounds ang nawala sa akin. Dahil sa pagkain ko ng tamang pagkain. Ngayon, normal na lahat yung blood works ko. Yun kasi yung problema ko talaga, constipated ako. Especially kapag nag-out of town kami, as in talagang hindi ako komportable. So yun yung naging problem ko. So after 2 weeks na ginagawa namin yung program, diba? Sabi nga, lifestyle, kailangan talaga adjust ka, baguhin mo kung ito yung dati. So medyo babaguhin mo siya. Pero ang good thing mo po nito, after 2 weeks, sobrang alam mo yun, pagkagising ko sa umaga, tapos ginagawa ko lang yung program kasi meron po kami nga, anong tawag dito, yung ginagawa sa umaga pagkagising. So after nun, alam mo yun, talagang tinatawag na kaagad ako. So sobrang dun po ako nagulat and even nakita ko talaga yung difference ng bowel movement ko before and after. Gumaang yung pakiramdam ko. Yung dati kong hindi nagagawa, nagawa ko na. Sa pag-akyat sa aming hagdanan, may second floor po yung house ko, hindi na ako hinihingal. Ganun na kadali, kasi nga magaang na yung timbang ko. Ako po si Robin. I'm Toby. I'm Junie. Lloyd. I'm Deb. And we are Taiwan Angeles Group. Meron po akong addiction sa alcohol. Yan. So, isa sa mga naging bad lifestyle ko yun. And aside from that, associated po siya nung mga pagkain na hindi tama na ipinapasok ko sa katawan ko. Ngayon, nung nag-undergo po ako ng programa ng LiveMOS and with assistance ni Perla, na-correct ko po yun. Marami akong natutunan, marami akong na-correct sa lifestyle ko, sa pagkain, and then na-overcome ko rin yung sa addiction ko sa alcohol. So, yun yung malaking role na naitulong sa akin. Ako, same ako ni Robin. I have addiction with coffee naman. Especially yung content na sugar ng coffee. Dahil aside from the coffee itself, nalagay ko siya ng creamer and sugar. Food lover po ako. Mahilig ako sa sweets. Mahilig din po akong kumain ng fast food. Nung pong nag-undergo ako dito sa program na to, malaki po yung naging changes sa lifestyle namin, ng buong family ko po. Kasama po yung mga anak ko. Yung pagluluto po, naging big challenge po siya sa akin. Kasi dahil dati kang nagluluto ng masarap na meat, babaguin mo siya ng mas masarap na vegetables na may kasamang fruits. Yun lang, sabi ko, maalis lang yung mga ganun nararamdaman ko. Ang ano ko na lang, mabibless na mabibless ako dahil una-una si Lord siguro yung nagpakita ng ganitong klase ng ano, ng opportunity. 2011 po, na-diagnose po ako na ako po ay isa sa diabetic. Yung tuhod ko, yung aking ilalim ng paa, parang sinusunog, mainit. So, sa hirap na naramdaman ko na yun since 2011, kahit na ano pa yan, susubukan ko. Sabi ko sa sarili ko, minsan hindi ako makatayo eh. Imaginin mo, sir, may nangyari. Yung dating 112 ko, umahaba agad, naging 90 o 85, mga ganon. 112. Oo, 112 yung aking FBS. FBS yun ha. And then, sabi ko, ang galing naman ito, wala akong nag-take lang ako na isa-isa lang. Kasi sabi ni Doktora, wag daw munang ialis yung maintenance kasi nagme-maintenance na po ako, sir eh. So, sabi ko, kung 90 na to, on the second week, mas bababa pa to kasi gusto musunod ako sa protocol ni Doktora eh. So, nakita ko, after second, nag-ano ako, eh makulit ako. Sabi ko, tingnan ko nga ito kung totoo yung sinasabi, eh FBS to. Tingnan ko nga pagpa-RPS naman ako o yung tinatawag na random blood sugar. So, kumain ako na marami.
Pero yung pinain ko, sangayon pa rin doon sa protocol ni Doktora. Kaya lang dinamihan ko. Sabi ko, tingnan ko nga kasi EPS yun eh. So ngayon, ang ginawa ko, kumain ako. And then after 3 hours, saka ako nagpunta ng hospital. Nagpa-check ako, nag-RBS ako. Ito na yung naging ano. So, problema to ha. Ba't mas mababa pa kaysa nung nag-RBS ako? So ibig sabihin lang, maganda talaga yung program, yung health programs na ginawa sa amin. Ito po yung isa pang na-amaze ako. Kasi sabi ko, kung ito i-dire-diretso ko, eto na naman, dinair ko na naman, tanggalin ko nga ako yung aking iniinom na binigyan na yun ng mga doktor sa akin. So tinanggal ko, dinair ko na naman, and then after 1 week na naman, nagpa-RBS uli ako, kumain na naman ako. The same thing doon, konting-konti lang yung angat. Ibig sabihin, mga 2 to 5 lang yata yung inangat. Hindi pa ako nakaka-100. E samantalang dati, nung hindi pa ako nag-undergo sa ganitong program ni Doktora, lamon talaga. Kasi sabi ko, mababa naman eh. 150, 160. Pag kumain ako, nagwa-170 lang. Kaya lang, syempre, iba yung ngayon eh. Yung mga dati kong ginagawa, hindi ko na magawa dito kasi magaan na yung pakaramdam ko. Alam nga naman, balikan ko pa yung dati kong ginagawa. Ito yung maganda. Tayo yung dinader ng ganitong, nagdader tayo ng mga produkto before, and then tayo naman yung nader. Kasi ang sabi nga, tingnan nga natin itong product na to, hindi naman ako nagkamali sa pagpili ng produktong ito. Yung saya na nawala ito, siguro hindi kayang bayaran ng pera. Yun yung malaking factor pa. Pumayat ako. Supposed to be dati, ang laki-laki ko, 120 kilos. So ngayon, nagpatimbang uli ako, 100 na lang. So kung itutuloy-tuloy ko pa ito, imaginein mo sir, 1 month pa lang. 1 month. Ang sinasabing protocol ni Doktora is 3 months. So ibig sabihin, kung didire-diretso ko yung 3 months, hanggang 1 year, ayan na pa yung maganda. Di mas lalo pang maganda. Baka bumalik ako dun sa dati kung mga na 20 years old lang ako. Nagpa-laboratory po kami. Nakita po namin kung ano po yung mga mataas sa mga laboratory namin. Cholesterol, sugar, uric acid. Lalo na po yun, uric acid. Dala po siguro ng mga bad habits ng mga nakaraan na nagagawa po namin sa aming mga katawan. Ito na yung pinakamagandang blessing na naibigay sa akin ni Lord na nakatagpo ako ng isang produkto na hindi ko talaga siya iaalis sa aking tabi. Napakaganda na naitulog ng pag-undergo namin dito sa DMOS program. I-apply natin kung kayo ay ay talagang gustong gumaling. Ang maganda po nito, meron na pong IWON na makakatulong sa inyo at yung kanilang produkto na Perla. Masaya po ako dahil na-introduce po sa akin ang lifestyle medicine and LiveMost po, assistant si Perla. Dahil po, through this program, natuto po akong mag-change ng lifestyle. Salamat po una po sa Panginoon. Salamat po sa Diyos at ito po ay nakita namin and then naging blessing po sa amin dahil sa health. Okay? So, good day po. Okay, maniwala po tayo at mag-trust kay God. Dahil po, sabi po nga po ni Dr. Barona, ang healing daw po ng katawan natin ay ginawa na ng Panginoon. At yun po ay natural na nasa katawan natin na mag-heal. Sa mga nakakapanood po ng video ito, subukan niyo po yung protocol ng Perla. Pwede po kayong mag-inquire o mag-join sa pamamagitan po ng IWON.